I don't think anybody beats Inouye. You know, the monster is the monster, and he's the monster for a reason. Well, 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 kumusta kayo mga idol? Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang laban nila Naoya Inoue na tinagurian the monster ng Japan kontra sa tinagurian the plus Pilipinas. Walang iba kundi ang ating pambato na si Nonito Donaire. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aming munting channel, ay huwag mo namang kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell sa all para lagi tayo updated sa bago natin i-upload tulad nito. Maraming salamat po! Mabilis, malakas, at kinatakutan ng kanyang mga kalaban. Sa mga katangian ito ay tila pa wala ng mga kapigil pa dito sa tinagurian halimaw ng Japan, walang iba kung si Naoya Inoue. Dahil halos ang kalaban niya ay pinapalit niya sa ibabaw ng lona. Noong taon 2012, nagsimula lumaban bilang professional itong si Naoya. Katunayan pa yan, isang Pilipino ang una niya nakabakbakan. Walang iba kundi ating kababayan na si Krisun Umayaw na isang cover bantalwit national champion. Pero sa laban na ito ay maaga nagwakas ang laban matapos umayaw itong si Krisun Umayaw dahil sa sobrang lakas na pinakawalan ng body shot ang tinagurian halimaw ng Japan. At mula noon ay tuloy-tuloy na ang pananalasa nitong si Naoya at 17 nagkakasunod na panalo ang kanyang netala at halos lahat ng kanyang nakalaban ay pinagapang niya sa ibabaw ng luna. At ang karamihan niya nagiging biktima nito ay halos mga kababayan nating mga Pilipino. Pero noong taon 2019 ay dumating na ang araw na kung saan makakaharap na niya ang bukod tanging Pilipino na sinasabing pinaka-acid test sa kanyang karera. Yan sa katauhan ng ating kababayan na dating 4 Division World Champion at Future Hall of Famer, walang iba kundi si Nonito Donaire. Sa laban na ito ay nakataya ang kanakanilang mga hawak na titulo na pandaigdigan at pinaglabanan dito ng dalawa ng IBF at WBC bantalwit title. Sa naging laban na ito ay nahubaran ng maskara itong si Naoya Inoue kung saan ay lumitaw ang ilang mga kahinaan nitong tinatawag nilang halimaw. Narito at muli nating balikan ang napaka-aksyon nilang bakbakan sa ibabaw ng luna. Sa pagsisimula pa na ng laban ay makikita na ang bintahe nitong si Naoya Inoue pagdating sa bilis ng mga suntok at lalong-lalo na sa bilis ng kanyang pa. Pasok ng round number 2 ay nakahanap ng tamang timpo itong si Donaire at napuruhan niya ang mata itong si Naoya. Gamit ang kanyang pamatay na leaf hook ay nabasag nito ang kilay ng hapon. Sa puntong ito makikita natin na mas maingat na itong si Naoya Inoue na hindi na muling matamaan pa ang kanyang mukha. Kaya naman, linalaro na lang ang kanyang kalaban gamit ang kanyang in and out na atake.
Pasok ng pangwalong round ay muli nasaktan itong halimo ng Japan matapos matamaan ng malakas na kanan mula sa ating kababayan. Sa takbong ito na expose ang kahinaan, itong tinaguring halimo ng Japan na napatunayan na hindi pala ito gaano katibay gaya ng inaasahan ng iba. Gayunpaman, nabigo ang ating kababayan na tapusin agad ang bakbakan. Pagdating sa ikalibin na round ay bagyang nakabawi itong tinaguran halimo ng Japan at nagawa nitong pabagsakin sa luna itong sino nito, Dunayre. Dito na po nagtatapos ang ating mahiwagang video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Ikaw idol, anong masasabi mo sa videong ito? Sa palagay mo kaya, sino kaya makakatalo sa tinaguring halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang. Mag-ingat. God bless. Bye-bye.